Example number 3. Solve for x given 4 raised to negative x is equal to 1 over 8. So, again, step 1, kailangan parehas sila ng base. Okay, paano mo ngayon gagawin na yung 4 at saka 1, 8 magparehas ng base? Okay, una, ganito ang gagawin mo. Sipin mo tong si 4. Pwede pa ba siya na mag-lower base para maging 4? Ibig sabihin, mag-isip ka ng number na pag minultiply mo by itself, magiging 4. Siyempre, may isip agad natin si 2. Diba? Kasi yung 2 times 2 ay 4. Eh, paano naman si 8? Pwede mo, ma'am, na si 8 na lang ang mag-adjust, sumunod siya kay 4? Kapag si 8, mag-base mo siya as 4. Gagawin mo siyang 4. Kapag 4 times 4, 16 na agad. So, hindi mo pwedeng masunod yung base na 4. So, kailangan mas mababa pa sa 4. Ano yun? Pwede ba ang 2? Kasi dito kay 4, pwede yung 2 na base kanina. Kasi 2 squared is equal to 4. Eh, si 8, pwede rin ba siya sa 2? Pwede. Bakit? Kasi pag sinabi mong 2 times 2, 4. Times muli siya sa 2, magiging 8. So, pag 2 cube, equal siya sa 8. Okay, so isulat muna natin. So, again, 2 squared is 4. Yun yun. Raise to negative x kasi meron siyang existing exponent. So, ito times natin, negative x. That is equal to 1 over 2 thirds. Bakit naging 2 thirds? Kasi nga, sabi ko kanina, yung 8 pwede siyang i-rewrite as 2 raised to 3. Kasi 2 times 2, 4 times 2 ay 8. So, ilang 2 yun? 3. Kaya raised to 3. Ano ang next na gagawin? Ang next na gagawin naman, hindi pa rin sila parehas ng base. So, eto, yung denominator, ililipat natin siya ngayon sa numerator. Bakit? Kasi yung base dito sa left side, nasa numerator silang lahat. Ang denominator nito, 1. Eh, ito, nasa denominator. So, kailangan mapunta rin naman siya sa numerator. So, ililipat natin ito sa numerator. Ang tawag sa process na yun, class, yun yung negative exponent law. Okay? So, ililipat natin siya. Pag nilipat natin yan sa numerator, yung exponent niya na 3, since positive at nilipat mo siya, magiging negative ngayon. So, that is equal now to 2. Kopyahin mo muna to. Raised to 2. Okay? 2 squared raised to negative x. That is equal to, again, magiging 2 raised to negative 3. Bakit? Negative exponent law. Pag nilipat mo from numerator, pag pupunta sa denominator, nagbabago yung sign ng exponent. From denominator, lilipat sa numerator, magbabago pa rin ng x ng sign yung exponent. Kaya magiging negative. Kasi from positive, magiging negative. Pagkatapos nito, ano nang next na gagawin? Use equating exponent property. Bakit? Kasi papansin mo, same na sila ng base, diba? Same na sila ng base, so mangyayari, ipababay mo yung exponent. Pero simplify muna natin to. 2 times negative x is negative 2x. Okay? Minultiply lang natin to exponent to exponent. Okay? Power of a power ang tawag doon. Multiply lang. Magiging negative 2x. That is equal to 2 raised to negative 3. Again, parehas ng base. So, equal ang kanilang exponent. So, ibababa mo ngayon yung kanilang exponent. So, magiging negative 2x is equal to negative 3. After nito, binaba mo na yung kanilang exponent, we can now solve for the value of x. Paano mo isosolve yung value ng x? So, since x lang yung dapat matira sa left side, i-divide natin to both side ng negative 2. Okay? So, i-divide natin yan ng negative 2. Kasi, bakit ang goal? Para makancel natin ito. Magiging 1. Eh, pag 1, di naman na natin sinusulat pa. So, x na lang is equal to negative divided by negative. Pag para sa negative at nagdi-divide ka, magiging positive. So, x is now equal to positive 3 over 2.
Bakit 3 over 2? Kasi hindi na natin ma-divide na magkakaroon tayo ng whole number. Kaya okay na yung fraction na sagot. 3 over 2. Paano natin ngayon malalaman kung tama yung sagot mo na x is equal to 3 over 2? Ang gagawin mo ay pwede natin gamitin yung original equation. Babalik ka dito. Kasi ginagamit natin sa 2 previous example yung ito, diba? Yung step 1. Ngayon, try naman natin na gamitin, we go back to the original equation. Kung ano yung given. So, kopyahin mo lang. 4 raised to a negative x is equal to 1 over 8. Ngayon, since yung x ay positive 3 over 2, eh yung given may negative, ta-times mo siya ngayon. Negative times positive 3 over 2, magiging negative pa rin. So, magiging 4 raised to negative 3 over 2. Okay? Ngayon, that is equal to 1 over 8. Ano ang next? Since may negative exponent ka, apply mo ulit yung negative exponent law. So, since nasa numerator siya, ililipat natin siya sa denominator. Paano ililipat sa denominator? Magiging 1. So, ito over 4 raised to positive 3 over 2. Mapapansin mo, from negative na exponent, naging positive na. Okay? Kasi in-apply natin yung negative exponent law. That is equal to 1 over 8. Ngayon, mapapansin mo rin class na meron kang fractional exponent. Ano yung nakalagay sa review natin kanina? Yung fractional exponent, pwede nating isulat as radical. Okay? Radical expression. Paano siya? Pansin mo, yung 4, that is your base. So, yan yung nasa loob ng radical. Yung 3, yan yung exponent na nasa loob ng radical. Yung 2 ay yung index. Okay, yung nasa labas ng radical symbol. So, mangyayari, magiging 1 over, yan, square root of 4 cube. Okay, pansin mo, yung 4, yun yung base. Yung numerator, yun yung exponent na nasa loob. Okay, ng radical symbol. At saka yung 2, yun yung tinatawag na index. Kadalasan, kapag 2 yung denominator ng exponent mo, hindi na natin nilalagay. But in this case, nilagay ko para ma-visualize ninyo na yung numerator, yung nasa loob, yung denominator, yun yung index. Okay, so pag binasa to, square root of 4 cube. Okay, ngayon, that is equal to 1/8. Ayan, ngayon, ang next mo naman ay yung 4 times mo by itself tatlong beses. O 4 cube. O 4 times 4 times 4 ulit. So, magiging square root of 64 ngayon. Okay? Ano ngayon ang square root ng 64? So, that is equal to 1/8. Ano ngayon ang square root ng 64? Ang square root ng 64 ay 8. Kasi 8 times 8, 64. Okay, so that is equal now to 1 over 8 is equal to 1 over 8. So, yung sagot natin na x is equal to 3 over 2 is correct dito sa pag-solve ng given equation na ito. Example number 4. Solve for x given 7 raised to 4x plus 24 is equal to 1. Ngayon, same process, kailangan yung base ng left side tsaka right side magkaparehas or equal. Ang problema mo ngayon, yung right side, ang base niya ay 1. Hindi mo naman pwede na mag-base ng 1 itong si 7. Okay? Kasi pag tinayos mo 1 times 1 times 1 o 1 times itself is 1 pa rin. Okay? Hindi naman siya magsi-7. Ngayon, anong gagawin mo? Ang gagawin natin dito, class, ay i-recall natin yung concept ng zero exponent law. Paano yon? Kailan ba, ano bang number na kapag ni-raise mo sa something, mag-i-equal siya sa 1? Okay? Maalala ninyo, kapag yung number, any number, kapag ni-raise mo sa 0,
magiging equal siya sa 1. So, ang ibig sabihin, kunwari, meron kang 100, raise mo sa 0, ang sagot ay 1. Tama ba? E dito, ang base niya ay 7. So, kailangan yung right side ay siya na yung mag-adjust kasi yung pag nilagay mo to as base 7 at ni-raise mo sa 0, ang sagot ay 1 pa rin. So, still, 7 raised to 0 is equal to 1. So, pwede mo siyang i-rewrite as this. So, 7 raised to 4x plus 24 is equal to yung 1 ay pwede nating i-rewrite as 7 raised to 0. Again, paano naging 7 raised to 0? Kasi nga, in-apply natin yung 0 exponent law. Na kapag any number raised to 0, equal pa rin siya sa 1. Eh bakit ma'am 7 ang napili mo? 7 ang napili natin para nang sa ganun mag-equal siya sa left side na base. Kasi ang base nito ay 7. Eh ma'am, paano kung 8 itong base ng left side? So 8 raised to 0, ito yung nandito. Eh ma'am, paano kung 1 million yung base ng left side? Eh nilagay mo rin dito 1 million raised to 0. Bakit? 1 million raised to 0 is still equal to 1. Okay? Ngayon, parehas na ng base. So, since parehas na ng base, gagamit mo na yung equating exponent property. Ano nga ulit yon? Ibababa mo na yung kanilang exponent. So, magiging 4x plus 24 is equal now to 0. We solve for x. Paano solve si x? Combine like terms. Okay? Or isolate yung x. Pag sinabing isolate, ay, hayaan mag-isa yung x. Ayan, masaya na siya doon. Ganon, okay? So, ito, si 24, lipat natin siya sa right side. So, magiging 4x is equal to, since lilipat tong positive 24 doon sa right side, magiging negative 24. Ang goal mo lang, makuha yung value ng x. Okay? Para makuha mo yung value ng x, i-divide both side mo by 4. So, ayan. Divide both side by 4. Bakit? Para makancel to. Pag nakakancel to, ang value niyan ay 1. Hindi 0, ha? 1. Pero pag 1, di na natin nilalagay. So, x is now equal to negative 24 divided by positive 4 is equal to negative 6. Yan ngayon yung value ng x, negative 6. Ngayon, paano natin malalaman kung tama yung sagot natin na x is equal to negative 6, so substitute natin ngayon. So, 7 raised to 4x plus 24, that is equal to 1. Ma'am, ba't di mo ginamit itong step 1? Again, pwede mo itong gamitin, original equation, or pwede rin ito. Okay, same lang din naman sila. Bakit? Kasi yung 7 raised to 4x plus 24, okay, yan, equal siya sa 1. Okay? At itong equation na to, equal din naman siya dito. Okay? Nire-write lang natin siya as same base. So, that is now equal to, ano na? 7 raised to 4, imbis na x, papalitan mo ng negative 6. So, raised to 4 times negative 6 plus 24. That is equal to 1. So, ang goal, kailangan itong left side ay mag-equal siya sa right side para ma-confirm mo na tama yung sagot mo na negative 6 as the value of x. So, 7, 4 times negative 6 is negative 24. Plus 24, that is equal to 1. Ngayon, negative 24 plus 24 is equal to 0. Okay, 7 raised to 0. That is now equal to 1. Eh, ano nga ulit ang rule natin sa 0 exponent law? Na kapag ang number ni raise sa 0, any number ah, yung base, any number, raise mo sa 0, eh equal siya sa 1. So, 1 is equal to 1. So, since nag-equal yung left side at saka right side, tama ngayon yung sagot mo na x is equal to negative 6 para dito sa equation na to. Okay? Ngayon, para doon sa sit work ninyo, sasagutan ninyo ito using our Google form. Thank you for listening.